Good evening, Church. To open our service, may I request everyone to please stand up, and as we pray, let us pray. Dear God, Heavenly Father, we thank you for this time, Lord. Thank you for the abundant blessings that you have given to us. Thank you for giving us opportunity to worship you in truth and in spirit and in truth. Father, we pray for our service that your messenger will be give him wisdom, Panginoon, strength to preach us in our midst. And we also pray, Father, for the brethren, Panginoon, na may sakit po, Panginoon, na ikaw po nawa ang magpagaling sa kanila. At ito lamang po ang samot na langit sa Panginoon Jesus. Amen. To start, open your hymn books to page 169. Page 169, we'll be singing the song, Tell Me the Story of Jesus. Tell me the story of Jesus. On the first verse now, ready, sing. Tell me the story of Jesus. Right on. Thank you, Brother JR. Magandang gabi po sa bawat ila. Isa, maulan po na gabi. So, mapagpalang gabi po sa bawat isa. Tayo po ay, meron po ba tayong gusto pong ipasalamat po sa Panginoon ngayong gabi? Bago po tayo dadako sa ating prayer list. Guys, pa-on yung white na mic. White. Lakasan mo na lang, ma'am, kasi... Oh, po. Amen. Amen. Meron pa po ba? Last week din po may opportunity na binigay ng Panginoon
nakapunta po kaming Tondo at nakapag-witness po ng isa sa mga anak po ng nagtatrabaho po sa Singapore. Pinuntahan po namin si Ned ni Sir Dennis yung address at na-witnessan po sila. Okay, opportunity. Meron pa po ba po sa inyo si Sister MTB? Hello. Ayan. Meron po tayo nasa prayer list natin na nag-take ng MTLE po last March 21-22. Nag-message po siya sa church natin. Nagpapasalamat po siya sa prayer po. And ngayon po nakabalik na po siya sa province niya. Ayan. Yun lang po. Okay. Hindi pa niya nakuha yung result? Okay lang. Sige. Meron pa po ba? Nakapasa po siya dito po sa likod, yung Thanksgiving po dyan. Yan, MTLE, board exam si Jane Mariel Lina. Meron pa po? Okay, kung wala na po, tayo po ay dito naman po sa mga prayer list po natin, wala naman pong bago. So, pag-pray po natin. Itong mga regular na nasa prayer list po natin. Okay? So, find your partner po at tayo po ay magpipray. Then, we will going to pray together po later po. Okay po?
Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Let's pray. Kapagpala, dakila naming Diyos, muli Panginoon, kami po ay dumadako sa inyong trono ng biyaya. Ngayon po, Panginoon, ay patuloy po namin pinapanalangin yung mga nandito po, Panginoon, sa aming prayer list, gaya po ng mga may cancer na aming pong mga kapatiran, gaya po ni Sister Ines, ganun din po, Panginoon, kay Sister Yas, Panginoon, ganun din po kay Sister Sonia, ganun din po, Panginoon, kay Sister Irene, Panginoon, at ganun din po kay Sister Jo Baliesa, Roma Falgea, Gisela Salenga, ganun din po, Panginoon, kay John Roberto Romeo, Panginoon, at dalangin po namin, Panginoon, na patuloy na kagalingan po sa kanila, Panginoon, and we just pray, Lord, na gabayan niyo po yung mga doktor na nag-check po sa kanila at yung pagpapagaling po nila, Panginoon, i-bless niya rin po yung mga gamot po nila upang maging source po ito ng kanilang kagalingan, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, kay Adelay Navarro at Angelica Sara, Panginoon, sa kanyang leukemia. At we just pray din po, Panginoon, na patuloy na healing and recovery po, Panginoon, at mga finances na pangangailangan tulad po ni Sister Janet, Sister Carol, Sister Corey, Sister Susan, Sister Javelin, Panginoon, Sister Marites, at ganun din po, Panginoon, kay Rebecca Kapelan, kanyang kaligtasan po, Panginoon, sa kanyang kaluluwa, at ganun din po ang kanyang healing. We just pray din po, Lord, sa mga may mga diabetes and kidney problem, gaya po ni Sister Mina. Ganun din po, Panginoon, kay Brother Prumencio, Brother Tony. Ganun din po, Panginoon, kay Sister Elvi, Brother Leon. At ganun din po, Panginoon, sa dialysis kay Dante Rodolfo, Panginoon. And we just pray din po, Lord, sa may mga na-stroke na aming po mga kapatiran, ganun ni Brother Tony Chua, Jose Tamunda, Gilmar Cabico, Sis Ramona Malapajo, Ricardo Marquez. We just pray, Lord, na kayo po ang patuloy na magbigay ng recovery po, Panginoon, sa kanilang mga karandaman. And we just pray din po, Lord, sa mga iba pa na may mga karandaman, gaya po ni Sister Jocelyn Sumistrado sa kanyang bone problem, Grace Tanya Pabustan, at yung kanyang tumor ay gumaling. Ganun din po kay Enoch Frances Valles sa kanyang palsy, Panginoon. At ganun din po, Panginoon, kay Brother Willie Garcia sa kanyang back pain. Sis Joyce Mayuga, Panginoon, sa kanyang medication. Nanaway po, Panginoon, ay maging effective po, Panginoon. Ganun din po kay Sister Sherry Lontok, Laurelyn Falma, Lucy Lairon, Mark Agliam, Panginoon, yung chemotherapy po niya at yung finances. Stradelia, masaya po kami na nakikita po namin siya last Sunday. Yung religious pray, Lord, na patuloy po siyang pagalingin sa kanyang sakit, yung kanyang dialysis at yung finances na kailangan, oh Lord. Yan din po, Panginoon, kay Pastor Bugtong sa gagawing surgery po sa kanya. Ganun din po, Panginoon, kay Bernardo Gariando, Danilo Solomon, at ganun din po kay Sergio Shacundo, Lydia Abordo, Panginoon, sa kanyang nerve pain, Panginoon. Ganun din po, Ailali, Seya, Dennis Dorete, Rain Ariate, Panginoon, sa kanyang pagbubuntes, maging safe. Ganun din po, Panginoon, kay Sereli Bernardo, at ganun din po kay Rowena Banyes. Spay, Lord, sa mga missionaries din po namin sa iba't ibang mga bansa. Dalangin po namin, Panginoon, na marami po silang mawin na soul, mawitnessan. And we just pray, Lord, sa mga may nangangailangan din po sa pagpapagawa ng church at saka mga property. We just pray, Lord, that you'll be the one to provide for their need as well, Panginoon. We just pray din po, Lord, sa mga nag-e-exam ngayon. We just pray, Lord, this May and June, we just pray, Lord, for those people, Panginoon, na sana po, Panginoon, ay sila po ay bigyan niyo po ng knowledge sa kanilang pag-review at may able to pass the exam, Panginoon, during the exam, Panginoon, ay may balik po yung mga memories po nila, yung mga na-review. And we are so thankful din po, Lord, for answering our prayer for Sister Jane Mariel Pangilinan. We praise you, Lord, for your goodness na siya po ay nakabasa. And so, Paul, Panginoon, we are praying for our
church, for the next pastor. We just pray, Lord, that you'll be the one to give us a pastor according to your heart, your will, Panginoon. And we just pray, Lord, for all the ministries that we have in our church. We just pray, Lord, that all the ministries that we are having in our church, give glory to your name and use this ministry, O Lord, to win more soul. And we just pray, Lord, to strengthen all the minister and the workers that you are using in the ministry. We just pray, Lord, that you'll be the one to bless them as well. And tonight, Lord, we just pray, Lord, for our missionaries as he going to testify about his burden, going to a place where you called him to go. We just pray, Lord, that you'll be the one to empower him. And we just pray, Lord, that your name be magnified and glorified, and we will be build up, Panginoon, when he preached thy word. Thank you, Lord, for everything. Forgive us, O Lord, for our sin. In Jesus' name we pray. Amen. So, good evening po. Tayo po ay tumayong lahat, and let's welcome each other po. Tayo po ay welcome ang ating pong missionary. Kamayan po natin siya. There's a welcome here, a welcome here. There's a Christian welcome here, hallelujah. There's a welcome here, a welcome here. There's a Christian welcome here. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. As we sing our second song, open your hymn books to page 12. Page 12, we'll be singing the song Old Rugged Cross, and let us sing it, this song with wholeheartedly. On the first verse now, ready, sing. On a hill far away stood an old rugged cross. Hey!
Algene again. Thank you, Brother JR. Again po, meron po tayong missionary po ngayon. Pupuntahan po niya na lugar ay RAN. So alam niyo na po yan. Siya po ay meron pong iisang asawa, isang magandang asawa, si Ma'am Normita po, Montenegro. Can you please stand up, Ma'am? Yan, palakpakan po natin siya. Okay. Si Pastor Januario po ay, siya po ay graduate po ng Bethany Baptist Bible Church, Baptist Bible Church sa Makati po, under po ni Pastor Gerald Nable sa taon po na 2021. At natanggap po sila sa Asia Baptist Clearinghouse po noong 2022. And meron po silang dalawang anak, pero yung isa po ay nasa heaven po niya. So welcome po natin sa ating pulpito po, Missionary Januario Montenegro. Magandang gabi po, mga kapatid. At, it's a privilege po na kaming mag-asawa ay ma-invite po sa inyong church. At tulad po ng sinabi ni Sir, my full name is Brother Januario Montenegro. Kamag-anak ko po si Pastor James. Yan lang, kaibahan namin, makapal yung buhok niya. Ako ay ubos na. Yan, so, bali, ako po ay na-bless kasi when Sir Dan Luntok messaged me, sabi yung, ito po yung lugar, BBC Santa Mesa. Eh, palagi ko pong nadadaanan naming mag-asawa tuwing pupunta kami ng Antipolo. So sabi ko, sino kaya ang pastor dyan? Sa palagi ko pong nakikita ito. Then suddenly, somebody calls me at dito ko ako mag-preach. Kaya sabi ko, blessing. Kasi actually po mga kapatid, kami po ay malapit ng papunta kung saan kami magmimisyon. Alagang sabi nga, almost 99% done. Yun na lang mailagay sa aming passport yung visa po. At ang muli, sabi nga, ang aming sending church is Bethany Baptist Church, Makati. 70 years old, kayo po ay 75. Ang aming pastor po is Pastor Jerry Nable. At parang ulitin ko lang, I was a graduate ng 2021 in Bible School. Tapos commissioned as missionary 2022, batch 2022 po. So nasa 2 years na kami of deputation. At by God's grace po ay maganda naman po yung support, yung the response of the churches that we've been there ay maganda naman po. Tapos ito nga, after 2 years, we decided to go una. Yung ibig sabihin, huwag mo nang hintayin pa. At alam natin na yung bansang pupuntahan po namin ay nasa Biblia. We have a background there. Nagtrabaho po kami ng almost 20 years ng aking asawa doon as an OFW. But then, hindi pa po ako ligtas noon kasi membro po ako dati ng Iglesia ni Cristo. 27 years po ako doon, mga kapatid. Kaya hindi po madali na nahirapan yung nag-share sa akin ng doctrine ng Baptist. Kasi doon, sabi nga nila, if you are not a member there, you are not saved. Kaya palagi yung sinasabi, kayo ang hindi saved, kami lang. Pero, and it takes 6 years po. Kasi nung dumating ako, my wife went home ahead with me for 6 years. Buntis po siya ng 6 months. Kaya nung dumating ako,
Yung buntis po niya ay 7 taon na po. At after 6 years na nagsama kami, he was 13 years old, he was promoted to heaven. But he was saved. At palagi po niyang sinasabi sa amin, because of the cancer. Cancer po ang kanyang sakit. Sabi niya, kung mamamatay ako, hindi naman ako natatakot kasi I will go to heaven. At yun nga po, namatay siya. Then, after the burial, sabi ko, kung ako kaya ang mamamatay, saan kaya ako mapupunta? Kasi nandun pa po ako sa kabila. At of course, we believe na tayo pong mga saved, ang heaven is a reunion. Makikita natin yung ating mga naunang namatay na mahal natin sa buhay. Kaya I know that there are some guests here, mga bisita po namin, ang tunay pong iglesia, we're not in giving you an other religion, but the right relationship to God. Hindi po yung magandang gawa, hindi yung gumagawa ka ng mabuti o nagbibigay ng malaking pera sa iyong simbahan, ikaw ay masisave. But it's only by the grace of God. Kaya kami po ay nagsishare sa inyo ng mga katotohanan na nandito po sa Biblia upang sa ganun po kayo po ay hindi mapariwara. You're hoping na pag kayo ay namatay ay pupunta sa heaven. Hindi po. Maliban na lang kung kayo po ay tanggapin na kayo ay makasalanan at mag-repent and then confess it, then accept our Lord Jesus Christ as your personal Savior. So, year 2013 po nung ako ay ma-save. Kaya, ibig sabihin, I'm still young sa bago kong pananampalataya, not like in the other one that I spent there for 27 years. Product po ako ng mapanalanging asawa. Dahil sabi ko nga po, if not with her prayers, baka po ako ay nandun pa sa maling pananampalataya. Kaya, ngayon po, mag-aaral po tayo ng salita ng Diyos. That's why we are here. At I'm inviting everybody to, if you have your Bible, please open it in the book of Acts, chapter 20, verse 35. And if you are there, please stand up para basahin po natin ng sabay-sabay. Isang verse lang naman po ito, mga kapatid. Acts chapter 20, verse 35. If you are there, say amen. Yan, sige po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Acts chapter 20, verse 35. 1, 2, basa. I have showed you all things, how that so laboring you ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how he said, it is more blessed to give than to receive. Tayo po ay manalangin. Let's bow our head and close up. Panginoong Diyos, salamat po ng marami, Ama. Salamat po sa pagkataong pinagkaloob mo sa amin na sa gitna po ng oras na ito, kami po ay muli mong tinipon sa lugar na ito upang kami po ay mag-aral ng iyong mga katotohanan. Lord, ikaw po ang manguna sa bawat isa sa amin. Bigyan mo po kami ng mga paunawang puso at wisdom upang sa ganun po maunawaan namin ang iyong mga salita at ito ay makita mong ginagawa ng bawat isa sa amin habang patuloy kaming naglilingkod sa iyo. Lord, ikaw po ang manguna sa iyong lingkod upang ang iyong mga katotohanan at mga iyong salita lamang ang siyang mamutawi sa aking bibig upang ito po ay ikaw ang mag-glorify, Lord. Lord, patawad po sa aming mga pagkukulang. All these things we ask, in Jesus' name we pray, Amen. Mag-siyo po na po tayo, mga kapatid. At ang title po ng ating pag-aaralan ay Giving to the Work of God. Giving to the Work of God. Ang keyword po natin dito ay ang salitang give. Sabi nga rito, it is more blessed to give than to receive. Sino po ang nagsalita rito?
Sabi niya rin, remember the words of the Lord Jesus. Yan. So, dito, mayroon po tayong tatlong katanungang sasagutin. Why are we to give? What are we to give? Whom are we to give? Ayan. Why, what, whom? An understanding of the Word of God about giving is a basic ingredient of a fruitful Christian life. Sadly, this important aspect of stewardship is often misunderstood or neglected. As a result, many are missing the fullness of God's blessings and are suffering financial frustration. We must understand that giving to the work of God is a solemn duty of every child of God. Yan. So, ang tanong po, tayo ba ay mga anak ng Diyos? Kasi, sabi nga, giving is a solemn duty of every child of God. Yan. Kailan ka naging anak ng Diyos? Sabi nga, in John chapter 1, verse 12, ano po ang nakalagay? But as many as receive Him, to them give the power to become the sons of God, even to them that believe on Him, believe His name. Kaya ibig sabihin po, para ikaw ay makagawa ng mga pagbibigayan na sinasabi nga sa gawain ng Diyos, ikaw ay dapat maging anak ng Diyos. Yan. So, sagutin na na po natin yung unang katanungan. Sabi nga, why are we to give? Bakit kailangan nating magbigay? In Luke chapter 6, verse 38, sabi nga, we are instructed to give. Ano po ang nakalagay doon? Verse 38, Luke chapter 6, verse 38. Give, and it shall be given unto you good measure, pressed down and shaken together, and running over shall men give unto your bosom, for with the same measure that ye meet withal, it shall be measured to you again. So ibig sabihin po mga kapatid, sabi niya, give. Ano po ang mangyayari pag ikaw ay nagbigay? Sabi niya, and it shall be given unto you. Ibabalik din. Paano? Good measure. Pressed down and shaken together and running over. For with the same measure that you meet withal, it shall be measured to you again. So ibig sabihin po, depende sa iyo kung gaano yung pagbibigay mo. Maliit, malaki, so yun din ang ibabalik sa iyo. How much time yung binibigay mo ang panahon para sa Diyos? O how much treasure you're giving? Ganun po yung mga kapatid. Ano pa? Because giving is the highest test of our love to God. Yan. Sabi niya, yung pagbibigay ay ang pinakamaantas na antas ng sukat ng ating pagmamahal sa Diyos. Sabi niya rito in Genesis chapter 22. Ano po ang nakalagay doon? Sabi niya, if we read the verses there, sabi niya, remember God as Abraham to sacrifice Isaac. Di ba? Yung alam natin na si Isaac ay kaisa-isang anak ni Sarah at Abraham. At pinanganak na siya ng sa kanilang katandaan. Tapos, nung lumaki siya, sabi ng Diyos kay Abraham, gusto ko isakripisyo mo sa akin ang iyong anak. Eh, ang alam natin, yung pagsasakripisyo during that time, kailangan patayin mo muna bago mo sunugin. So, sabi nga, talagang mabigat. Biro mo, kaysa isang mong anak, tapos hihingin ng Diyos, sasabihin ng Diyos sa iyo, isakripisyo mo sa akin ang iyong anak. At ang tanong, si Abraham ba ay tumanggi? Sabi, hindi po. Bakit? Kasi madaling araw pa lang, umalis na siya ng bahay nila. Hindi na nga nagpaalam kay Sarah. So after 3 days of walking from Beersheba, going to Jerusalem, dahil yun nga po yung
lugar ng Mount Moriah, nung gagawin na niya yung pagsasakripisyo, natuloy po ba? Hindi po. Kasi pinitigilan siya ng Diyos. Anong sabi ng Diyos? Tinitingnan ko lang kung gaano mo ako mahal. So, the obedience of Abraham, ano po ang kapalit niya? Di ba nakalagay din doon na lahat ng kanyang tinatangkilik ay dumami. So, ganun din po tayo mga kapatid. Pag tayo po ay sinubok ng Diyos, o halimbawa, sabi ng ating pastor, sabi niya, o mga kapatid, meron tayong gagawing project. Tapos sasabihin ng iba, o tayo ay magbibigay ng ganitong amount, o we have to do something. Siyempre, sabi nga, for those who are members of the church, lalo na po sa aming church, talagang, sabi nga po, kami po ay talagang sinusubukan ng aming pastor. Dahil sabi nga, every Sunday, hindi po bababa sa 6 na beses yung aming pagbibigayan. So, doon po natin masusubok, sabi nga, kung gaano mo ka nagtitiwala sa Diyos. But then, sabi nga, after Abraham obeyed God, siya po ay pinagpala. At tayo po ay naniniwala na pag ganun po tayo tumupad o sumunod sa sinasabi ng ating pastor, kasi ang pastor po natin, siya po yung nangunguna. Siya yung nagsasabi kung ano yung dapat nating gawin. Because the pastor is the under-shepherd of the church. And the shepherd, the chief shepherd, is no other than our Lord Jesus Christ. Ano pa po? Sabi nga rito, why we are going to give? Because God blesses the giver. Yan. In Luke chapter 6 verse 38, nabasa na po natin kanina. And in Proverbs chapter 3 verses 9 and 10, ano po ang nakalagay? Proverbs chapter 3 verses 9 and 10. Honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. Verse 10. So shall thy barns be filled with plenty and thy presses shall burst out with wine. So ibig sabihin po, di ba, nagbigay ka. Anong sabi niya ang kapalit dito? So shall thy barns with plenty and thy presses shall burst out with new wine. So ibig sabihin, amang nagbibigay ka, pinapalitan din naman ng Diyos. Ganyan po. Tapos, letter D, sabi niya, because we will give an account someday. Ayan, mananagot ka din. Sabi niya, in Romans chapter 14, verse 12, ano po ang nakalagay? So then, everyone of us shall give an account of himself to God. So tayo po, bilang mga anak ng Diyos, ay tatanungin din pagdating ng araw, ano ang ginawa mo para sa akin? Ayan. Point number 2, ayan. What are we to give? Ano naman po ang ating ibibigay? Letter A, ourselves. Sarili muna natin. In Romans chapter 12, verses 1 to 2, ano po ang nakalagay? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Verse 2, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Balikan po natin yung verse 1. Ano po ang sabi niya rito? Present your bodies a living sacrifice. Holy, acceptable unto God. Bakit holy? Kasi nga po, anak ka na ng Diyos. Ang Diyos natin ay banal. Kaya ini-expect po niya na bawat isa sa kanyang mga lingkod o mga anak ay banal din. Di ba? Kung ikaw ay dati hindi banal o dati kang makasalanan, ngayon po ay hindi na. Tayo po yung tunay na mga santo. Hindi po yung mga santo na kinakanonize pa. Tayo po yun, mga kapatid. Di ba, ano ngayon? Sa mundo, ano yung kanilang
yung sinisilibrate. Pasalamat po tayo dahil tayo po ay nakaalis na sa ganung pananampalataya. Akala nila yung pagpapapinitensya nila, akala nila yung iba, ginagaya pa yung pagpako sa ating Panginoong Jesucristo na sa pag-aakala nila, sa gagawin nilang yun, mababawasan ang kanilang mga kasalanan. Kaya lang, sabi nga, yun po ay itinuro sa kanila ng maling paraan na ang sinihingi sa atin ng Diyos upang ang mga kasalanan natin ay is to turn 160, hindi po 180 po degrees na pag talikuran mo yung mga dati mong maling ginagawa. Ano pa? Be not conformed to this world. Ano ba ngayon yung nandito sa kamunduhang ito? Sabi ko nga, palagi kong sinasabi sa mga young people, pero kahit hindi rin sa young people, sino ang walang cellphone sa mga young people, especially the women? Di ba, lahat halos meron. Ano po yung usong-uso doon? TikTok, di ba? Ano ang makikita natin doon, mga kapatid? Di ba? Hindi maganda. Dahil halos yung mga kababaihan doon ay wala na suot. Eh kung halimbawa ang isa ring membro dito na yung mang ginawa niya, ano ang mangyayari sa iyo? Madadamay ang buong church. Sabi, akala ko ba ay manang yan? O akala ko ba ay biblical yan? Bakit katulad din pala siya ng iba? So, ibig sabihin po, mag-ingat po tayo mga kapatid. Sabi niya, be not conformed to this world. Ikaw po ay anak na ng Diyos. So dapat, hindi ka na makita sa ganung gawain. Ngayon, sabi nga, kung pwede kang maggumamit ng iyong sa ganung platform, ang iyong ipakita ay kung paano ka naligtas. Nung ikaw ay dati palagis palasagot sa magulang, ngayon ay nabago ka na. Dati hindi ka marunong tumulong o gumawa sa inyong bahay, ngayon ay ginagawa mo na nang hindi ka inuutusan ng iyong magulang. So, yun po pwede. Yan. Ano pa ang ating ibibigay? Alam ko na tayo po ay ito ay palagi nating ginagawa. Tithes. Yan. Saan po natin matatagpuan yun? In Malachi chapter 3 verse 10. Ano po ang nakalagay dito? Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in my house, and prove me now, herewith saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Pansinin po natin yung unang verse nating binasa, sabi niya, it is more blessed to give. Di ba? Yung sa give, and it shall be given unto you. Ngayon dito naman sabi niya, bring ye all the tithes. Di ba? Ang nagsalita doon sa una ay ang ating Panginoon Jesucristo. Sabi, ito naman, say it, the Lord of hosts. Iisa rin po yung mga kapatid. Sabi, give and bring. Kuman. So, para kanino po itong mga kapatid? Tayo po sa mga anak ng Diyos. Ngayon, sabi niya, ano po yung tithes na yan? Di ba sa Tagalog, yun po yung ikapo. So, ibig sabihin po, it's a 10% of what you have of your income. Ngayon, may babasahin po ako sa inyo tungkol sa tithe na yan. Bakit natin ginagawa? Para saan yan? Ano ba yan? Sabi nga rito, do you trust God to provide for you? Tithing is not just about giving money to the church. It is a testament of our trust in God's provision. When we tithe, we are saying that we believe that God will take care of us. Even if we give away a portion of our income, tithing away is showing our gratitude to God, for it also a way of showing our obedience to Him. When we tithe, we are following His command.
to give 10% of our income. Tithing is a blessing to both the giver and receiver. When we tithe, we're not only helping to support the work of the church, but also investing for our own future. God promises to bless those who tithe, and He will always provide for those who trust Him. Ayan. So, ibig sabihin po mga kapatid, yung pagbibigay pala natin ng ating ikapo ay para lang maipakita natin sa Diyos na tayo ay nagtitiwala sa Kanya. Bakit? Kasi nga, sabi niya, is a testament to our trust in God's provision. Ayan, nakalagay doon sa trust God. Ayan o, laki po. Bakit po? Kasi ang Diyos po ang may-ari ng lahat ng bagay dito sa mundo. Tinitingnan lang niya na sa atin kung paano tayo sumunod sa kanyang mga kautusan. Ngayon, sabi niya, if tithing away is showing our gratitude to God. Diba, we believe, sabi nga po, na ang ating kaligtasan ay libre. It's a gift from God. Tayo po ay mapalad, mga kapatid. Bakit? Kasi nga, sa dinami-dami ng mga tao sa mundo, isa ka sa mga napili niya na ikaw ay magkaroon ng bahagi doon sa buhay na walang hanggan. Bakit? A lot of millionaires sa ating bansa, hindi nila kilala ang ating Panginoong Jesucristo. They believe na yung ginagawa nilang mabubuting bagay, nagbibigay sa nila malalaking amount sa mga simbahan, ay sapat na para po sila ay magkaroon din ng buhay na walang hanggan. Alam po nila yon, pero sa maling paraan. Kaya nga sabi, paano kung sa malaking halaga nakukuha yon? Paano si mahirap? Hindi na siya magkakaroon ng bahagi sa buhay na walang hanggan. Pero ang Diyos po, sabi niya, it's a gift from God. Pag po tinawag yan na regalo, walang bayad, wala kang ginawa. Kaya mas mapalad po tayo. Sabi nga, sa iyo man ang buong mundo, ang lahat ng kayamanan, pag wala kang Kristo sa buhay mo, you go to hell. Kaya tayo po ay, sabi ko nga, showing our gratitude to God. Ayan. So, hindi po tayo lugi, mga kapatid, pag tayo po ay nagbibigay ng ikapo sa ating Panginoong Diyos. Ano pa? In missions. Doon po tayo magbibigay. So, sabi nga, the support of God's work outside the local church. Yan po ay yung sa atin in missions, sabi nga, in Matthew 28 verses 18 to 20. Yan po ang commandment ng ating Panginoong Jesucristo upang ang tao po ay humayo. Tayo man, sabi nga, bawat isa sa atin ay missionary. Or ibig sabihin, you can share the word of God to your friends. Tulad nga sabi ni Sir GR, he asked for a prayer kasi nga po sa mga susunod na araw, siya po ay mag-share ng salita ng Diyos sa kanilang lugar, sa near POP o sa kanilang mga kapitbahay o to the young men, to young people, mga kabataan. So ibig sabihin po mga kapatid, ang mission ay bawat para sa isa sa atin. At sa amin din, katulad din sa amin na yung mga naman pupunta sa ibang lugar o sa mga ibang bansa, iba yung local mission, iba yung foreign mission. At pag foreign mission po, siyempre kailangan natin ang financial support. That's why siguro alam po natin na a lot of missionaries are going around sa mga churches po para po kami po ay mag-encourage that you will partner with us in prayers and in financial support. Bakit po? Para po, halimbawa, kami po ay nakarating doon and every soul na siya po ay susuluin natin, mayroon po kayong kabahagi. At of course, alam po natin na ang ating tayo man ay naging product din ng misyon. Sabi nga, yung mga Amerikano na pumunta rito sa atin, hindi naman basta-basta dumating po yan na bigla na lang sumulpot from America o from Europe. Mayroon ding mga churches yan na nagpadala o nag-support sa kanila upang sila po ay makarating sa ating bansa.
Others, sabi nga dahil nung araw pa ay hindi pa masyadong ang eroplano noon, kasama silang lumulubog sa mga barko. So, naisasakripisyo ang kanilang mga buhay. And we know na yung mga naunang missionaries na pumunta rito, mga Amerikano, ay mga nangamatay na. But because of them, tayo po ay nabahaginan ng tunay na aral ng Diyos kung paanong ang tao ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po. And then, sabi niya, whom are we to give? Ito, last point na po natin, mga kapatid. We are to give to the needy. Ayan, in Matthew chapter 6, verses 1 to 3. Hindi na po natin babasahin kung ano yung mga nandyan, pero dito po, ang sinasabi niya ay kung paano tayo magbigay. Yung iba kasi, yung halimbawa, nagbigay siya, tumulong siya sa binobroadcast pa niya, pinangalandakan niya. Pero our Lord Jesus Christ, tinuruan po niya tayo na kung tayo ay nagbigay, bahala na si Lord na siyang magbalik sa iyo kung ano yung ginawa mo. Huwag mong, binigyan ko si ganito, si ganon. Hindi po yun ang gusto ng Diyos. Sino pa ang nating mga bibigyan? Sabi rito, we are to give to those who teaches us the word. Sabi rito, in Galatians chapter 6, verse 6, ano po ang nakalagay? Let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things. Tagalog po, datapwat ang tinuturuan sa aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng bagay na mabuti. Dito po mga kapatid, maliwanag na sa bawat simbahan o bawat church, mayroon pong nagtuturo ng salita ng Diyos. Sabi nga, tinuturuan ng aral ng Diyos. Ano po ang gagawin ng mga membro po? Communicate o makidamay. Sa ibang churches po, we call it a pastor's care. So, pagmahal po natin ang ating pastor, mga kapatid, kailangan bukod doon sa mga offerings na ating ginagawa, sila man ay meron ding especially for that kung tawagin nga ay pastor's care. Bakit natin kailangan bigyan ng ating pastor? Ang pastor po natin ay may pamilya. May asawa, may anak. Hindi siya pare na nag-iisa lang siya. So, ibig sabihin po, may rami silang mga pangailangan din. Dahil sabi nga, alam niyo yung mga ibang churches na aking napuntahan, yung mga pastor are not focusing on their church. Why? Kasi kulang ang support. So, they have to work extra. Ang minsan, sabi ko nga, paano kung ang kanyang piniling sideline ay maging ahente ng St. Peter? Kasi pag ahente ka ng St. Peter, pwede ka lang magbigay sa mga membro ko and membro mo and the pastor is still here. Ano po yung product line ng St. Peter? Di ba? Yung alam po natin, tulad ng Burial, yung di ba? Na kung paano ating pinaghahandaan ang bago ang buhay na walang hanggan, gusto mo rin o ng tao na maipaghandaan din yung kanyang pag namatay siya, kung saan siya ililibing, o kung siya, maganda ba yung kabaong niya, everything like that. Sabi ko, paano kaya kung ang isang membro, yung bang, we cannot avoid also na may mga membro o may membro na minsan nakakontra sa pastor. Yung bang ayaw niya sa pastor. Tapos, gusto niyang umalis dahil ano ba naman niya si pastor? Palaging giving na lang ang kanyang pinagpipreach. O kaya pag siya ay nagsasalita sa pulpito, palagi niya akong pinatatamaan. So, ibig sabihin, may hidden sama ng loob. Tapos, sabihin niya, bubulungan pa niya yung katabi niya. O kaya yung bang, lipat na nga tayo ng ibang church para hindi tayo kasi si pastor palaging ganyan. Alam niyo po, ang pastor mga kapatid ay bigay ng Diyos yan. Diba, sabi nga ni kanina, a good pastor's
coming from God. Pero, paano natin may papakita sa kanya yung pagmamahal, mga kapatid? By giving to their needs. O yung, sabi ko nga, the pastor's care. Tapos, pag nalaman ng pastor, alam po natin, di ba, katulad ng sinabi ko kanina, that the pastor is the under-shepherd of the church. The real pastor is our Lord Jesus Christ. Magsusumbong po yan. Sabi niya, Lord, si kapatid na ganito ay pasaway. Save po yun, ha? Sabi niya, pwede bang kunin mo na lang siya? Kaysa makapag yung mandamay pa at ang church ay mahahati. Alam niyo, sasagutin ni Lord yan. Lalong-lalo na pag nakikita niya ang pastor ay ginagawa ang lahat ng paraan upang tayo po ay mabigyan ng mga aral ng Diyos. So, ibig sabihin po, pag nag-ahinti siya, magagamit mo ang iyong St. Peter. Kaya huwag niyong payagan kung may pastor po kayo o yung other pastors na magkaroon pa ng second job. Kailangan po, nakapokus siya sa pag-aaral ng salita ng Diyos upang sa ganun po, pagdating sa ganitong pagkakataon, mayroon siyang ikukwento sa inyo. Coming from the Bible. Yan. Dati na po ba yan? Opo, mga kapatid. In Philippians chapter 4, verse 15, ano po ang nalagay? Ano po ang sinasabi ni Apostol Pablo? Now ye Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only. So, ibig sabihin po, kahit nung panahon ni Apostol Pablo, ay sinusuportahan na rin siya ng mga ibang churches po. Yan. Ano pa? We are to give to the Lord. Yan, ibabalik na rin po natin sa Diyos. Sabi niya in Exodus chapter 35 verses 20 to 22. Ano po ang nakalagay dito, mga patid? Basahin na lang natin yung verse 22. And they came both men and women, as many are willing-hearted, and brought bracelets, earrings and rings, and tablets, all jewels of gold, and every man that offering an offering of gold unto the Lord. Ibig sabihin po rito, mga kapatid, kasi sa verse 20, going down, kausap po rito ni Moses yung mga Israelita. Nung sila po ay naglalakbay, coming from Egypt, going to the promised land. At kailangan na nilang magtayo ng church o ng tabernakulo po. Yung bang nakakalas kasi mobile po sila eh. Ano ang ginawa niya? Sabi niya, kailangan magtayo na tayo. So ang ginawa naman ng mga Israelita, doon sa binasa natin, they came both men and women, bawat isa. Ano po ang binigay nila? Ayun, yung kung ano yung mga position po nila, mga kapatid. Pero dito po sa inyo, hindi na po kayo magtatayo ng church because you have now a big church. Pero marami pa rin gawain. Kaya ibig sabihin, patuloy pa rin yung pagbibigay na yan. Habang tayo po ay, sabi nga, till our Lord Jesus Christ will come. Ngayon, sabi niya, what will be our attitude in giving? Ano naman yung ating magiging ugali? In 2 Corinthians chapter 9 verse 7, ano po ang nakalagay? Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Yan. So ibig sabihin pala, mga kapatid, pag ikaw ay nagbigay, kailangan masaya. Sabi niya, oh, so let him give not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Hindi naman niya sinabing magbigay ka ng malaki para ako ay maging masaya. Hindi po. Kung ano po yung galing sa iyong puso. Okay? Sabi niya, for God loveth a cheerful giver. Nagbigay ka nga ng malaki. Nakasibangot ka naman. So, ibig sabihin po, hindi tugma. Ang gusto ng Diyos, makita niya kung ano yung laman ng iyong puso.
Kung yan ba ay taos sa puso mo na magbigay ka ng ganyang amount, or kung ano yung kaya mo, yung ikakasiyan ng iyong puso. Sabi niya, yun po yung ating maging attitude, mga kapatid. Ayun, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Yung ayon sa ipinasya mo, hindi yung pinasya ni pastor. Okay? Ano pa ang ating gagawin, mga kapatid? Yun na lang, ipag-pray natin na sana po tayo ay makapagbigay sa mga gawain ng Diyos. The Lord has been so good and gracious to us. He gave so much more than we deserve. He showers us with blessings daily. Mga kapatid, sabi nga po, bakit kailangan nating magpasalamat sa Diyos? Why we are going to be a part of His work? Kasi nga po, bilang anak ng Diyos, sabi nga, kailangan gawin natin yung commission na ibinigay sa atin, is to win souls. Kaya po, mapalad po tayo dahil sa gabing ito, nandito pa tayo. Marami po ang, alam kong mga wala ngayon, but still, there are, sila man ay may mga dahilan. Yung iba siguro, umuwi ng probinsya, o yung iba ay nasa trabaho pa. Pero ang Diyos po, di ba, sabi nga, hinahanap ang bawat isa sa atin. Ano po yung sabi? Seek thy kingdom first and His righteousness, and all these things will be added unto you. Eh sabi ko nga minsan, paano kaya kung ang ating Panginoong Kristo ay nag-decide? Dahil alam po natin na yung lahat ng palatandaan ay ng kanyang pagbabalik ay naipakita na, di ba? So, paano kung sinabi niya ngayong gabi, kukunin ko na yung aking mga lingkod. Pero, yung lang mga nasa loob ng church. Ay membro ka ng church. Dito, hindi ka pumunta ngayong gabi. Ay dumating ang Kristo. Diba? Sabi niya, I will come like a thief in the middle of the night. Eh pero ngayon, sabi ko nga, hindi na po yun ang kanyang paraan. Kasi nga po, ang magnanakaw, umaatake kahit tanghaling tapat. Sumakay ka sa jeep na maraming pasahero, pagbaba mo, wala ka ng cellphone. So ibig sabihin po, ganun din po ang gagawin ng ating Panginoong Hesus Kristo. Darating siya na hindi natin alam. What if He decide to come now? Paano yung mga nasa labas? Paano yung mga hindi umatin ngayon? Kaya mga kapatid, bawat pagsamba, kailangan nandoon ka. Bakit? Anytime our Lord Jesus Christ will come. Nasa Biblia po yan, mga kapatid. He is the one, sila lang po ang nakakaalam kung kailan siya darating. Diba sabi, malapit na, nasa mga pintuan na. Kaya huwag po nating ipagsawalang bahala po. Sa mga bisita namin, inuulit ko po, huwag na kayong yung dilly-dally. Accept our Lord Jesus Christ and you will be saved. Yun lang po ang mairirigalo namin sa inyo, may share namin sa inyo. Upang tayo po, sabi nga, as I said before, kaya po ako lumambot o nag-surrender is I want to see my son again. Nasaan po yung aming anak? Nasa heaven na. At siya po ang ginamit ng Diyos para po ako ay sumurrender. Accept our Lord Jesus Christ as my Lord and Savior. Tapos na po tayo mga kapatid. Let's pray. Tayo po ay tumayo. Panginoong Diyos, salamat po ng marami Ama. Salamat po sa iyong mga salita na aming napakinggan. Salamat po sa paggabay mo sa iyong lingkod upang ang iyong mga salita ay maihayag ng maliwanag at maunawaan po ng aming mga kapatiran at ng aming mga panauhin. Lord, ikaw po ang magbigay ng pangunawa at sana po naintindihan ng aming mga kapatid ang aming mga pinag-aralan upang sa ganun po Ama,
makita mong ito ay ginagawa ng bawat isa sa amin habang kami po ay nagpatuloy na naglilingkod sa iyo. Lord, ikaw po ang maggabay sa bawat isa sa amin. Sa aming mga pag-uwi, ikaw ang kasama namin upang makarating kami ng ligtas sa aming mga katahanan at makabalik sa susunod na araw upang ikaw ay aming sambahin. Salamat po ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you po, Pastor. Tayo po ay maupo muna sa panandalian. And I would like to call Ma'am Normita po dito po sa taas. Ayan. Ma'am, thank you for coming po. Thank you for coming po, Pastor. And the church po, we'd like to give you some gift po as a token of appreciation po. Doon po kay Ma'am po. Thank you po, Pastor, muli. Thank you po. Pwede na po kayong bumaba po. Ngayon po ay tumayo na po tayo and we will going to take our offering po. Apply po natin yung natutunan po natin ngayon. It is better said to give than to receive. Amen? Okay, let's pray. Our gracious loving Father, again, Lord, we are so thankful, O Lord, for bringing us, Panginoon, this passage, Panginoon, by Pastor Januario. We just pray, Lord, na kayo po, Panginoon, ang madakila po, Panginoon, sa aming pong pagbibigay. And thank you, O Lord, for giving Jesus Christ to die on our behalf, O Lord, to die on the cross, buried, and rose again. And through our faith in Him, that's the only way to salvation, O Lord. And we just pray, Lord, continue, O Lord, to bless our jobs that we have so that we can have something for our family and give to you, O Lord. Bless our offering tonight. In Jesus' name we pray. Amen. Okay po, tayo po ay tumayo po muling lahat at Brother JR will going to lead us in singing this misal. Open again your hymn books to page 12 and we will be singing the last verse of Old Rugged Cross. On the last verse, are you there? Say amen. Are you there? Say amen. Amen. On the last verse now, ready, sing. To the old rugged cross, I'll never be true. Is it shame, reproach, the bear? Then he calls me someday to my home far away, where his glory forever shared. So I cherish the old rugged cross till my trope is at last I lay down. I will clear